bobong. Worth it. Retokada. Sugar mommy. I feel safe in your arms. Wanna stay with your heart. What is up, mga insto? Today we'll be doing another video, and this video will be a sit-in video again. And as you can read down below, na will be reading some assumptions about me. So for this video, is i-expose ko yung sarili ko dito, mga dai. And yun naman kasi hinihintay nyo. Magiging transparent ako for this video. Walang halong kaplastikan ko. So magre-react tayo sa mga assumptions nyo about sa akin. Ayan, without further ado, let's go on the video, or let's proceed on the video, or yan. Okay, first assumption about me is lovable best. Yes, I admit that I am a lovable person, pero hindi ako yung tipo ng tao na showy, kundi ako yung taong true actions. Hindi ako yung palasalitang tao, and ako is pinaparamdam ko na lang sa tao yung gusto kong iparamdam, and hinahayaan ko na lang sila na makaramdam kung ano yung gusto kong iparamdam sa kanila. So, ayun, yun lang ako. I'm a lovable person, pero I'm not that kind of showy person about sa love thingy or anything. So, yun. So, second is sugar mommy. Sugar mommy? Huh? Next is retokada. Retokada? No, hindi po ako retokada. And sa sinyo na lang parents ko, bakit ganito yung mukha ko? Wala akong pinaayos or anything dyan sa mukha ko. Siguro facial lang noon. Wala akong pinaayos or any pinaiba. Wala. Next is war freak. Okay, I'm not war freak. Hindi ako type ng person na war freak. Pero, natry ko na nakipag-away, yung as in medyo sobrang away. Pero hindi physical, kundi sa social media lang ganun. Kasi siniraan nila ako through social media, and sobrang below the belt sis. So, ayun, medyo napatulan ko, medyo hindi ko naiwasan, or hindi ko na-control yung sarili ko. Kaya, ayun, natry ko na ipag-away, pero hindi ako war freak. I'm not considering myself as a war freak. Hindi ako war freak. And yon, as of now, kinokontrol ko yung sarili ko na hindi patuloy yung mga taong ganyan, yung mga taong naninira lang, and tinatry yung temper natin, or tinatry or trigger tayo para makipag-away, para ilabas yung evil side natin, which is lahat naman tayo is my evil side, and I admit meron ako evil side, and then yun yung mga gusto nilang palabasin sa akin, and then yon, lumabas yung evil side ko once, and this past few months is muntik na, pero ginagawa ko na lang sa tamang paraan, ganun, or basta gumawa ka ng way na hindi na ako yung mag-effort, hindi na ako yung may stress tungkol sa mga ganung bagay. So, ayun. Next is maldita. Well, mostly ito yung karamihan na natanggap ko na assumptions about me is maldita. Okay? Oh my God. Well, hindi ko naman kasalanan kung nagmumukha akong maldita, pero ito yung sinasabi ko, hindi ako maldita, mga day, pero kapag nakasama niyo ako, hindi ako maldita. Alam niyo na mga taong close ko, yung mga taong kakasama ko, hindi ako maldita. So, nagmumukha lang akong maldita, kaya sinyo na lang yung mga parents ko, bakit ako naging ganito yung mukha ng kanilang anak. So, sinyo yung mga parents ko, okay? Hindi ko sala nang nagmumukha akong maldita, pero hindi po ako maldita. Okay, hindi po ako maldita. Siguro, nagmumukha lang, pero hindi po ako maldita. So, ayun. Next one is habulin. Anong habulin? Habulin ng aso ko ganun. Siguro, ang ibig niyang sabihin dito is habulin ng mga boys. Well, hindi. Hindi ako habulin ng mga boys. Siguro marami lang nag-admire sa akin. Hindi ako yung habulin ng boys. Sino po naman ako para habulin ng boys, diba? So, next is matakaw. Oh, matakaw. Matakaw sa ano? Matakaw sa pagkain siguro. And matakaw, yes. Yes na yes. May yes na yes. Kinakain ko lahat ng pwedeng kainin. Lahat ng pwedeng kainin, ha? Kasi yung mga mentality ng ibang tao, lalo na mga Pilipino, kapag lahat gusto kong kainin, as ang daming pumapasok sa isin nila. Kaya, yan. Sinasabi ko na lahat ng pwedeng kainin is kinakain ko. Pero yung pinakaya kong pagkain is okra. So, kahit anong food, gusto ko yan. And okra at saka sushi. Ayoko yung dalawang food na yon. Unapproachable. Huh?
Siguro nga po ang kagaya ng sinabi ko is, pero nagmumukha lang maldita and unapproachable. Pero siguro kapag nagpalagayan tayo ng loob, siguro magiging okay din tayo mga best. Siguro kapag, syempre, natural lang yun kapag hindi tayo magkakilala, mahirap talagang i-approach yung ibang tao kasi hindi natin alam. Basta yung iba-iba yung ugali ng mga tao kapag in-approach mo sila kahit hindi mo sila kakilala. So, ayun, medyo, minsan, unapproachable po ako kapag, lalo na kapag hindi ko ka-vibes yung tao yun. Next is salosa. Salosa? Bilang kapatid, hindi. Ako yung tipo na kapatid na nabibigay sa kapatid ko ngayong nag-mature na ako, yung mga nagkaisip na ako. Kasi before, eh, sobrang salosa ko sa kapatid ko nung mga 7 years old below. Sobrang salosa ko sa kapatid ko. Dapat lahat ng anong meron siya is meron din ako. Pero yung mga siguro nagkaisip na ako is hindi na. Ako na yung mismo na nabibigay sa kapatid ko ng mga bagay na basta kaya kong i-provide. And then, yun. Next is honor student. Honor student. Oh, wow. Well, nung grade school ako, gustong-gusto ko talaga magka-honor. Pero ngayong high school is I am consistent honor student. Wow. Pero hindi ko naman siya, I mean, nung grade level or elementary ako, gustong-gusto ko magka-honor. Pero hindi ako nabigyan ng chance. Pero this high school and senior high is Diyos ko, kung kailan hindi ko plinano magka-honor is nagka-honor ko. Thanks, Lord. I deserve it. Charot. Yes, I'm consistent honor student po. And next is insecure. Insecure to other people, other girls. Maybe minsan. Minsan. Minsan lang naman, pero hindi mamawala yun sa mga characteristic ng Pilipino, Pilipina. Maging insecure sa ibang bagay or ibang tao. Pero hindi ako insecure na to the point na naninira na ako ng ibang tao. Kagaya ng iba na to the point na naninira na sila ng mga kapababae nila. Pero ako yung kapag naging insecure ako sa isang tao or sa ibang tao is parang nasa utak ko na lang. Hindi ko na kailangan i-sabihin or i-voice out yung mga insecurities ko kasi alam yun, nagiging toxic. So, ayun, baka yun pa sabihin ng ibang tao. So, next is suplada. Okay, sinasabi nila sa akin na sobrang suplada ko daw. Pero hindi po ako suplada. Siguro suplada po ako sa mga tao hindi ko ka-vibes. Kagaya ng sabi ko kanina, hindi ako suplada. Pero yung mga tao hindi ko siguro ka-vibes, yung mga walang sense of humor, siguro yun yung mga medyo nasusupladahan ko. Pero hindi po ako suplada. And personal, hindi po ako suplada. Siguro mukha ko lang po talaga yun. Pero hindi po ako suplada. Okay, so next is impulsive buyer. Yes, pero sa dalawang bagay lang. Sa pagkain at saka sa skincare. Yes, Diyos ko. Kapag sa pagkain at saka sa skincare is Diyos ko. Wala akong tipid sa sarili ko. Pero sa ibang bagay, yes, tipid na tipid ako lalo kapag may pinag-iipunan ako. Ayun. Sa dalawang bagay lang ako naging impulsive buyer. So next is palaging nambabaster. Guys, hindi ako gagandahan na ginakala nyo. Hindi ako magandahin. Hindi ako maganda para mambasad na yung mga boys. So, no. So, next one is fame work. No. Big no. Hindi ako fame work. Ginagawa ko lang mga gustong gawin. And kasi yun yung gusto ko. Hindi ko ginagawa yung bang bagay para sumikat or magpasikat. So, ayun, hindi po ako gano'n. Hindi po ako fame work or anything na nagpapa-fame. So, lahat ng ginagawa ko is legit sa kalooban ko. Gano'n. Gusto ko. So, yun. Init mga best. So, next is pilingera. Pilingera saan? Basta something negative to sa akin. Pero pilingera, hindi po ako pilingera. Kung anong meron ako, yun na yun. Hindi ko ng feeling sa mga bagay-bagay. Basta yun, hindi po ako pilingera. Oh, period. Period T. Period T. So, Twitter nyo na makikita yun. So, next is hardworking. Yes, super hardworking kong tao. Sobra. Kapag sa school, yes, sobrang hardworking sa school. Para maging proud yung parents ko sa akin. Yes, I'm working hard for myself and for them. Naging hardworking po talaga ako. Hardworking ako lalo kapag may gusto ko or may mga bagay na gusto kong bilhin. Ginagawa ko talaga ng paraan para makaipon para sa gustong... Okay, so next is magastos. Well, just like impulsive buyer, magastos, hindi. Hindi ako magastos. So, sabi ko nga sa pagiging matakaw ko lang siguro yung pagiging magastos ko tsaka pagbila ng skincare. Yun lang siguro yung pagiging magastos ko. So, next is maingay. Yes, maingay ako sa mga taong komportable. Aguray! Nagiging maingay ako sa mga taong komportable ako pero sa mga taong hindi ko pa kakilala or anything is hindi. Quiet po ako. Next is tahimik. Yes, tahimik po minsan pero mostly is nagiging maingay ako. Tahimik lang ako sa lugar na bagong visit or may pinupunta kami mga lugar yon. Nagiging tahimik po ako, hindi po ako maingay kasi nakikibagay ko sa lugar, ganun. Para pinapakiramdaman ko muna yung lugar bago ako magsalita ng salita or madaldal, ganun.
Third to the last is Maldita is never and matter. Sa tatlong yun, hindi po ako ganun. Maldita, hindi po, nasagot ko na yan. Snubber, hindi po. Siguro yung snubber lang ako sa tingin nyo kasi hindi nyo pa nakikilala. Siyempre, mahirap naman talaga kasi i-approach lalo na kapag hindi nyo kakilala para hindi nyo ka-vibes. Kaya yun, siguro nagiging snubber ako sa tingin nyo. Pero hindi po, snubber, okay? So, maarte, hindi po. Kagaya ko, hindi po ako maarte, okay? So, second to the last is yung pinaka-below the belt talaga is bobo. Hindi po ako bobo. And hindi po ako talaga bobo. Pero siguro, kasi yung ibang tao, sinasabi na ako ng bobo dahil sa hindi ako proficient sa pag-English ko. Siguro, yun yung basis nila, bakit nila sinasabi na bobo ko. Which is, hindi talaga pagiging bobo yun. Okay, so, yun, hindi po ako bobo. So, yun. Sagot ko na. So, ito yung pinaka-below the belt and super nakaka-offend na assumption about sa akin is pokpok. So, I am not pokpok po. Dapat, sana po, pag sinabi nyo sa akin yung pokpok ako is, so, bago nyo sabihin yun, kahit kanino man yan, is, siguraduhin yung may proof kayo na ganun siya or anything na ganun. Kasi super nakaka-offend na yan sa pagkakababae. Lalo na kapag babae, okay? Actually, the point of this video, stop judging other people. Kasi kung kayo mismo yung nade-judge, alam mo yung feeling, lalo na kapag hindi yun totoo. And we all know na kahit hindi totoo yan, is nakakasakit yan. And lalagi niyong tatandaan, yung sarili niyo lang ang nakakalam kung ano yung totoo. Keep that in mind na kahit anumang may iba to sa inyo na ibang tao, hayaan niyo na lang. Huwag niyong i-absorb lahat ng toxic, lalo na sa social media. Be yourself. Stop bashing other people. Stop ruining other people's life or don't be the reason why other people are depressed. Masakit yung nire-touch ka nila without knowing your background, diba? So, try not to judge other people based on their physical appearance. And yun, that's the point of our video. And yan, sana may natutunan kayo kahit konti. And that's not to judge other people. That's it for our video for today, guys. So, ayun, pinagpawisan ako. And follow me on social media accounts. Spread the love, 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 love. Don't hate, spread love. And stay safe, mga kanyan. Goodbye, mga kanyan.